Okay, for another problem para sa inyong manometers. Now, you are given this manometer. So, ang dalawa dito, dalawang pipe to, ibig sabihin. So, you will get the, saan mo gusto? Saan mo gusto dyan? Either yung PM or PN, PN or PM. Pwedeng dito ka magsimula, pwedeng dito ka magsimula. Any of the two. Pwedeng ganito yan, ha? So, you denote na yung pressure dito, KM, minus yung differential ng pressure to N, i-divide natin para makuha mo yung total head. Doon sa, ano, base substance natin, which is H2. You get the total head or the pressure difference. That is in terms of water, ha? Kapag water, ganun din naman kapag N ang inuna natin. Dito tayo nagmula. So, PN minus PM over ito, H2. Equal to height column in water pareho. Now, anong tinatanong dito? Meron kang ilang substance. Meron kang oil, brine, meron ka ding HG, or mercury, motor oil, ito, and then water. Ngayon, gusto kong magmula dito. So, let's start. You start at N. Ano ba yung nahanap? The pressure that in terms of inches oil and brine, HG, motor oil, and water. The pressure differential. Ngayon, we start at starting at N. Ngayon, starting from N, dito ako nagsimula, alamin mo muna kung ang ganda. 20, bumaba, umakyat, so pataas. Inakit niya yan ng ilan? 20 inches. So this is negative. Tapos motor oil differential, binaba niya mula dito is the datu. From here up to here, bumaba siya. This is 40. Okay? So, inakit niya from here up to here. Ito lang yung sa tubig. This is denote as 20. Dito naman, from here up to here, this is 40. From here up to here, ilan ang inakit niya? 1 to 60. Tapos, from here to here, bumaba siya na ilan? 40 ulit. Tapos, so inakit naman yun ng 20. Okay. That is the proper way of annotating it. And annotations pa lang yan. Pero, i-put up natin into equation. So, wag muna natin divide ng motor. So, PN. Bababa. Eh, PN ka na dito. Pressure N. Tapos dito PM. Now, bumaba, ano yan? Oil. That is P oil. Pataas. Minus. P oil. Tapos, nung tumaas siya, yung brine bumaba. So, that is positive. Plus, P brine. Simplify natin. So, umakit ka ulit. That is in H. Minus. Mini HD. Tapos, motor oil, bumaba ka ulit. Minus, yung P ng motor oil. Tapos, umakit ka ulit daw ng water. Bababa pala sa upla. Then, minus P ni H2O. And then, yung final mo, that is plus or minus. Plus yan. Equal yan. Equal na natin. Okay? Equal to PM. Yan. Equal to PM. Yan yung dulo eh. So, pwedeng ganito na. Dire-diretso. Ngayon, ang gusto ko makuha ko dito is in terms of water. Ngayon, if in terms of water, sali-sali ko na sila. Pag sama-samayin ko, ilipat ko sa kabila. PN minus PM over yung so, ano nga to? Specific weight ng water. H2O. Equal to, ilipat ko sa oil dito. So, that is positive yung oil.
gas. So that will be SD coil divide mo ng SD ng H2O. Multiply dong H ni oil. Okay. Tapos minus SD ni brine, PR na lang. Divide by SD ni H2O. Tapos HB ni brine. Yan. So that is HG plus SG ni HD over SG ni H2O multiplied by H ni HD. Tapos motor oil negative. Negative SG ni oil, motor oil over SG ni H2O. Tapos plus SD ni H2O divided by HD, SD ni H2O tapos height ni H2O. Yan, may maka-cancel ito. Kasi 1 naman yan. Take note. Ah, take note. SD ni H2O equal to 1. Okay, we simplify. PN minus PM over yung gamma ni H2O equal to, in height column of water na to ha, wala na kayo ibang gagawin dyan. So that is, yun na yung shortcut ha, SG ni oil, that is given na, tignan natin, 0.83. 0.83 divided by 1, yung height is 20 inches. Tama ba? Ayan, 20 inches. Minus SG ni brine, so 1.3 divided by 1 times 40. Check natin. Okay, Brian. Okay, 40. So, plus, ito na tayo, SG ni HD, 13.6 divided by 1. Ano ba yung height niya? 60 inches. Plus or minus? Minus yung kay motor oil. Kay motor oil is 0.9. over 1 times 40 meters. Check natin kung tama ba yung pagkakatanda ko. Yes, ayun o. And then, plus yung kay water. So, that is 1 times yung height na lang, height column is 20 meters. Check natin. Ayun, tama. So, calculator. Simplifying. 0.83. 0.83 times 20 minus 1.3 times 40 plus 13.6 times 60 minus 0.9 times 40. 40 plus 20. Now, the answer will be 764.6. 764.6 inches of H2O. Ngayon, pagbaliktad naman, PM minus PN, PM minus PN over yung kay gamma ng H2O. That will be negative lang nito. Negative 764.6 inches of H2O. Okay. So, that is, store natin yung value kay A. Hanapin daw natin yung, anong pinahanap dito sa problem? The pressure difference. So, the pressure difference in gauge, PN minus PF is equal to yung gamma ni H2O times yung height no column ng H2O. Ayun. So, kapag ganyan, 62.4 multiply na agad ng, divide na agad ng 728 times yung lalabas na lang dito. PN tayo nagsimula. That is 764.6 inches H2O.
So, recall na lang natin yung value ni A times 62.4 divide by 1728. Okay. So, that is 27.6 PSI gauge. Okay. So, anong pinahanap na lang niya? Pressure head in terms of oil. So, the pressure head in terms of oil. So, ito na yun. Okay? PNPM, PN minus PM over yung I oil. Okay. So, 27.6 PSI over yung SG ni oil. Ano ba SG ni oil dyan? 0 point, i-recall nga, 0.3. Tapos, multiply natin 62.4 over 1728. Kahit wag na yung unit, tanggalin mo na. Ang lalabas naman dito is in columns na lang. Inches column. Recall natin. Answer. Shift store to B. Recall B over 0.83 times 62.4. Kasi base natin is water divided by 1720. Ito na yung pinaka-shortcut na technique niya. So, this is 921.2048 inches oil. Okay. Paano naman kay brine? PN minus PN over brine. Ito na kasi yun. HG na lang muna. That is 27.6 over 13.6 times 62.4 over 1728. Ang lalabas dito, inches HG. The answer is, babaguhin na lang natin dito yung yan, 13.6. This is 56.22. 13.6. Parang nagbago. Ay, tama naman. 56.22059 inches. Ano pa? Brine. Ilan yung sa brine? Tandaan pa ba natin ilan yung sa brine? That is 1.3. Okay, palitan ko na lang to para ano, 1.3. Pilit natin, 1.3. The answer will be, medyo malaki-laki yan. 588.1538 inches brine. Okay. Ano pa? Motor oil. PN minus PM over yung Kymo oil. So, ano na ba yung Kymo motor oil? That is 0.9. 0.9. That is the final one. $849.56 inches of motor oil. Kay water naman. So, PN minus PM over 60. Ito pala, given na. Kapag kay water, di ba?
7.64.6 of H2O. Okay, so ganun lang kadali mag-solve ng differential manometer. Kailangan alam nyo lang kung paano kayo mag-annotate ng tamang signs. Okay. Pagpababa, that is positive. Pagpataas, that is negative. Ibig sabihin, i-consider yung effect ng gravity. Ganun yung idea na tinuro ko sa inyo. And I hope, the next time na maka-encounter kayo ng manometers, kayang-kaya nyo. Pagdating ng mga exam, quizzes, you can do it easily. And that will be all for today. Thank you for listening.